Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena at kaganapan sa mundo ng FPJs, Batang Quiapo. Pero kung bago ka pa sa ating munting channel ay huwag mo namang kalimutan na i-subscribe, like and share ang ating video sa mga bago nating episode na ipapalabas. Simulan na natin ang kapanapanabik na istorya. Sa pagtawag ng isa sa mga supplier ni Don Facundo, napatras naman ito sa pagbili sa kanya ng kalakal. Dahil sa nalaman niya na pagkalaban niya sa mga Montenegro, balak naman itanggol na pagsabayin ang papasukan nilang negosyo sa pagitan niya nila Divina at Facundo upang makiramdam nga sa planong gagawin ng dalawang grupo. Habang sa mansyon naman ng mga kabalyero, isinukat na nga ni Tinding ang kasuotan na iniregalo sa kanya ni Senyor Facundo at sa hindi inaasahan na pagkakataon ay nasaksihan na nga ni Senyora Bettina ang binili ng kanyang asawa na bestida. Dito, agad naman tumindi ang tensyon sa mga parata nga ni Senyora kay Tinding na naging dahilan upang utusan ikulo nga ang dalawa sa kwadra ng mga kabayo. Saan, inilihim naman ni Senyora Bettina sa mga kasambahay ang ginawa niyang panunugod kala Tinding at Noy habang ikinagulat din ng mga kapitbahay at mga kaibigan ni Santino ang pagkakadakip na sa kanya nila Mando at ng kanyang tatay Rigor na palaisipan pa rin sa kanila ang naging kasalanan. Mas lalong kinutya naman ni Lena sa harapan ni Martes ang pagkatao nga ng kanyang anak na pilit sinisisi ni Lena ang kanyang pagpapalaki. Kung saan, ipinamukha naman ni Lena kay Martes ang pagiging walang silbing ina nga nito. At sa huli, nagmakaawa naman si Martes kay Lena na huwag nga ito makialam sa pinagdaraanan ng kanilang pamilya.